Hi mga kabinerks! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today, based sa title ng vlog na to, alam niyo na kung anong mangyayari and ka-green screen tayo today. So this will be our last and final content ng ating naging recent travel sa Bangkok. Though I'm shooting this July 30, I know it's too late na, but better late than never, right? So alam ko marami nag-aabang sa inyo ng aking naging nagastos at naging itinerary namin itong naging travel life sa Bangkok. So ito na guys, mangyayari na siya today. So if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs and anything about travel that I can share, guys. Alright, so we're all set and dito na yung aking cheat sheet sa harapan ko. So as our tradition, laging nauuna ang itinerary natin. So just a recap, that Bangkok trip that we had guys was from July 16 to July 22. Okay, so that's a week of stay, 7 days. So for our day 1, so we arrived at the Suvarnabhumi International Airport around 10 a.m. Bangkok time. So that's 11 a.m. Manila. So yung mga times na nakalagay ko dito guys is Bangkok time. Okay, just to set your expectation, yung na-declare ko na time here sa itinerary is Bangkok time. So if you will gonna compare that dito sa Manila, so mag plus 1 lang kayo. Okay, so ayun, 10 a.m. kami dumating ng Suvarnabhumi International Airport. And then around 11 a.m., so ayan, dyan na namin natapos yung immigration, nakapag-claim ng baggage, and then also SIM card redemption via Klook sa departure area ng Suvarnabhumi. That's next to check-in counter K. Okay? And then around 11:15, we had our lunch at Chinatown Restaurant. That's below the departure area. Andun yung mga restaurants sa Suvarnabhumi International Airport. And then around 12 in the afternoon, umalis na kami ng airport. And we took the airport link from Suvarnabhumi to Phayathai. So that's mga 30 minutes ride. I guess it's shorter than that. Pero sinakto-sakto ko na lang yung mga dineclare kong time here. Okay, and then around 1 p.m. nakarating na kami ng Ratchathewi BTS station kasi nag-transfer kami ng station pagkarating ng Phayathai, baba lang kami tapos tumipat kami ng BTS. As around 1 p.m. nasa Ratchathewi area na kaming apat. And then around 1:30 p.m. nakarating kami ng aming hotel and nagkapag-check-in na rin kami that time and nilakad lang namin siya from Ratchathewi BTS station. And ayun, and then after namin mag-check-in, nag-settle down, inintay namin si Riza tumating. And then umalis kami ng hotel around 2:45 nung day 1 and pumunta agad kami ng Platinum Mall and Pratunam Market kasi siya yung pinakamalapit doon sa place namin. And ayun, good for shopping siya guys and then good for food trip, street food. So nakita nyo naman yan sa vlog natin nung day 1. And then around 8 p.m, bumalik na kami ng hotel kasi we wanted to rest, to have some good rests kasi wala pa kaming pahinga the next day kasi the previous day kasi most of us may mga pasok pa. So konting rest lang kami bago lumipad papuntang Bangkok kasi kaya aga naming umuwi ng hotel. And then 9 p.m, lights out. So next day, day 2. So 7 a.m. kami nagising that time. And nag-breakfast kami. This is yung kasama sa nabook namin. So may mga kasama siyang breakfast daily. Kung ilang araw yung stay namin, so kasama yung breakfast namin. And then, ginawa ko rin yung hotel room tour the second day na kasi di ko na kinaya ng day 1. And then 9:45, we left the hotel. And then around 10 a.m., nakarating na kami ng Ratchathewi BTS station. So magtataka kayo, bakit 15 minutes? Of course, marami kaming ginawa pa in between that time. Aside from leaving the hotel. So naglakad na kami. Technically, 5 to 10 minutes lang yung lakad niya to BTS station na Ratchathewi. And then around 10:30, nakarating na kami ng Sanamcha MRT station, which is this is our temple run day. So sa Sanamcha kami nakababa. And from Ratchathewi pala guys, so nagbaba kami ng Asok, nag-switch kami ng to MRT line, subway,
And then, ayun, ito na yung last stop, which is sa Namchai MRT Station. So, in-explain ko naman siya dun sa vlog namin and sinama ko kayo dun sa naging journey namin papunta ng mga temples. And then, pagkarating namin sa 10:30, so kay Wat po kami agad dumating or nakarating. So, we just explored Wat po and sobrang init niyan, guys. Sobrang init ng time na yan. Kaya after namin makarating, ma-explore si Wat po around 12:30, lumabas lang kami and may mga restaurants namang katabi and nakita namin tong Jay's Restaurant Tatien. So around 12:30 kami nakarating doon para mag-take ng lunch. So mayroon tayong vlog dyan, guys, kung ano yung mga in-order namin. Kaming tatlo is naka-Thai food, si Diane is English breakfast kasi wala siyang nagustuhan na nasa menu. So ayun. And after namin mag-lunch, na 2 p.m. nagpunta na kami ng Tatien Ferry Station, so that's nearby the Wat Po and then nung restaurant place na yan. So nanabi lang kami and then dun kami sumakay ng ferry from Tatien Ferry Station to the other side, which is Wat Arun Ferry Station, so that cost us 5 baht. And yan, may vlog din tayo dyan, guys, kung paano siya makikita. And then around 2:05, ayan, 5 minutes ride lang siya, na tawid sa Chao Phraya River. And nakarating na kami ng Wat Arun Ferry Station. And then afternoon, nag-explore lang kami ng Wat Arun. And then after kami sa Wat Arun, so umalis na rin kami around 3:45. Saglitan lang siya. Nagpahinga lang kami sa sobrang init kasi talaga, guys, tinamad na aming mag-ikot-ikot. After may mag-picture, makita yung buong Wat Arun. Nag-stay lang kami doon sa may Buddha place na. Parang may temple na may upuan. So, andun lang kami. And then, after naming umalis ng Wat Arun ng 3:45, so, tumawid na ulit kami pabalik from Wat Arun to Tatien Ferry Station. That's another 5 baht. And pumunta naman kami sa Eat Side Story Deck. So, this was recommended. And one of the good places to catch sunset ni Wat Arun. So, di lang namin abutan yung sunset kasi pagod na rin kami. Hindi na namin kaya magstay pa ng ganong katagal kasi sobrang init. Gusto namin mag-shower na sobrang lagkit. And then, nag-snack break lang kami doon. Nag-pizza lang kami, pizza break. And then, drinks. And then, ayun. And then, around 5 p.m., kami umalis. So, mga nag-stay lang kami ng 1 hour doon sa It's Side Story. And then, after noon, nag-BTS station kami from... Binalikan lang namin yung pinuntahan namin. So, bumalik kami ng Sanamchai MRT kasi mag-grab dapat kami or Bolt supposedly kaso wala nag-a-accept. Kasi that's, I think, a rush hour na kaya wala nag-a-accept. And ayan, we decided na mag... MRT, ibalikan namin yung naging journey namin nung papunta. So, bumalik kami ng MRT sa Namchai and then baba kami ng Sukhumvit and then from Sukhumvit MRT, andoon sa taas na yung Asok BTS station. And from Asok, hindi kami nagdiretso ng Ratchathel kundi pumunta kami ng Siam station. So, that's one of the center station sa Bangkok kasi andun yung tatlong lines ata yung magkakoconnecta doon, maglilipat-lipat ka lang. And then 6 p.m. nakawarating kami ng Siam Paragon and then nag-explore kami ng Central World. And dito namin na-discover na kapitbahay lang pala namin sila. Akala lang namin Platinum Mall. So yung Platinum Mall pala, guys, mayroong tawiran doon, parang walkway. And pagliko mong paikot na ganyan, andun na lahat. Central World, Palladium, Big C, Siam Paragon. Nagulat kami na andun lang pala siya. So... nagtawanan na lang kami that night and then around 9 p.m. bumalik na kami ng hotel, nagbook lang kami ng Grab from Central World and doon nga namin nalaman na katabi lang pala namin si Platinum tsaka malapit sa hotel. And then 11 p.m. Lights out na kami ng day 2. For our day 3 naman, this is our this is not ancient city yet, so this is our doon, yung ocean, yeah, yung Bangkok, Sea Life Bangkok Day namin na most requested ni Ishi. And ayan, so 9:15 kami nag-alis ng hotel, so hindi ko na sinama yung breakfast time, so normally that's 7 to 8 a.m. kami nagbe-breakfast. And then we just took a boat to Siam Paragon.
from our hotel. So around 9:45, nakarating na kami ng Sea Life Bangkok. Nasa basement siya ng Siam Paragon Mall. And then we just explored the various sections. Sobrang lawak niya guys, sobrang daming species ng mga fishes and then ng mga seashells and everything. Big fishes, big family of group of fishes. So if you will be traveling with your kids guys, this is recommended. Not only for kids but for young adults. So if gusto niyo medyo chill vibe na na travel lang or na activity for the day sa Bangkok, this is one of the recommended kasi sobrang init talaga that time ng punta namin sa Bangkok. And then around 12 PM, so naglunch lang kami sa KFC Siam Paragon. Doon lang din siya sa first floor or ground floor, taas lang ng basement. Merong food court doon. And napili namin si KFC. And around 1:15 PM, so katabi naman to ng Siam BTS station. So hindi na kayo lalabas talaga ng Paragon. So magkakonekta-konekta talaga siya dyan. So bumunta na kami ng Siam BTS station kasi pupunta kami ng ito yung one of the tallest Arabica, so located siya sa pinakamataas na building. So, but this branch was the tallest daw as per my research, world's tallest Arabica, which is sa Empire Tower. So from Siam BTS station around 1:15, so 15 minutes BTS ride. 1:30 nakarating kami ng St. Louis. So that's how the announcement pronounced it. Andaw. So St. Louis BTS station. And then from there naglakad lang kami papunta ng Arabica Empire Tower. Doon medyo naligaw kami and nagtanong kami sa isang local doon na nasa labas, and luckily ang bait niya, so sinamahan kami hanggang doon papasok sa Arabica Empire Tower. Kasi itong Arabica Empire Tower guys, or yung Empire Tower rather, it is not beside or the walkway, so kailangan mo talagang pasukin yung daanan papasok, and then andoon siya sa gitnang building, so Empire Tower. And then from there, tanong na lang kayo sa mga office, nag-office doon. Ang daming mga nag-office doon. And ayun, around 2 PM, nakaakyat kami sa 55th floor ng Empire Tower. Doon siya located, si Arabica. So we just had a coffee break and then enjoying the view of Bangkok. I can say 180 degrees view ni Bangkok. And katapat siya ni Mahanakon Skywalk. Okay? So, nasabi ko dyan, so instead of magastos ka ng 1,000 plus for the Mahanakon entrance para makakit ka sa mataas at mainit, as compared dito kay Arabica, bibili ka lang ng mga coffee nila or juice or pastries. Same view lang din makikita mo. But yeah, it's really up to you guys if you have a budget. Though mas mataas yung Mahanakon, pero if you're into the same view lang din naman and mas cheaper option, so you opt to go to Arabica Empire Tower instead. Okay? So, after noon, mga 45 minutes lang kami nagstay doon sa area kasi sobrang liit lang naman talaga ng Empire nung location ni Arabica. And after namin ma-enjoy yon, so 2:45 mababa na kami ng Empire Tower and nag-boat ride kami going to Icon Siam. So that's around mga 3 PM na kami nakarating kay Icon Siam, and we just explored the mall. So I'll be honest, hindi namin talaga na-enjoy ang mga malls, guys, sa ibang bansa. Though, yes, maganda yung aesthetically pleasing yung mall nila. But it's not something that we're looking forward to be excited for our travel. Kasi we have malls naman here sa Philippines. And, but yeah, medyo high-end yung datingan ng mall nila doon sa bansang napupuntahan namin. May mall. And then nagpunta kami ng Suk Siam, so this is just located sa Icon Siam, then sa baba, sa basement, andoon yung, sabi nila, indoor floating market, but the stalls naman are not floating. Meron lang area, parang display ng floating market, but for pictures lang, pero the markets are really inside. Wala sila, hindi sila floating market. Hindi ko alam bakit siya tinawag na Suk Siam indoor floating market sa internet. And ayun, moving on, so 5:30 PM, so umalis na kami ng Icon Siam. So connected siya sa Gold Line ng BTS. So may 3 stops lang yung Gold Line from Icon Siam papunta ng Krungthon Buri BTS station sa main line ulit.
So, ayun, around 5:45 nakarating na kami doon sa Kronkonbori, which is sa main line ng BTS. Kasi yung gold line is papasok lang talaga siya ng Icon Siam. And then, after Kronkonbori, nag-transfer kami going to Siam ulit. Doon sa center, one of the center stations nila. And then, nagbalik kami ng Central World, ng Platinum Mall, Night Market. So, dapat doon kami kakain. Kaso, biglang umulan and ang daming tao rin doon sa labas. So, hindi na namin ni-risk kasi day 3 pa lang namin. Baka magkasakit na kami. So, nag-take out na lang kami and kumain na lang kami sa lobby ng aming hotel around 7:30 p.m. And 11 p.m. lights out ng day 3. For our day 4, guys, so this is our Ancient City Day with Riza. So, plus yung naging celebration namin ng birthday ni Elk kay Riza's place. So, ayan. So, around 7:15, nag-breakfast kami sa hotel. And then, mabilisan lang, gayak. And then, 8:30, umalis na kami ng hotel. And we went back to Ratchathaui BTS station. So, this is the closest BTS MRT station. Or BTS station, rather, sa aming hotel. So, 9 a.m. kami nakarating doon and then nag-take kami ng Keha line kasi yung Ancient City is doon sa pinakang dulo. But you have an option naman to book a Bolt or Grab. But that time, parang nag-try kami, wala nag-accept. Siguro masyadong malayo and masyadong maaga. So, ayaw na naming malate pa. So, kaya nag-decide kami mag-BTS na lang. So, that's, I believe, 24 stops from our... from the Ratchathaui station. And parang 60 baht lang yung pamasahe. Sobrang haba nun. And around 9:45 nakarating kami ng Keha BTS station. And then from there, exit 3. And then bus 36 to Ancient City. So by the way, yung bus guys, hindi siya literally bus na kagaya ng bus natin. Yung bus sa kanila is para siyang pick-up na merong mataas lang na ceiling sa likod. And my number 36 naman siya na sticker sa harap na sobrang laki. So, sabi ni ate, yun daw yung bus 36, which is yun nga naman yung bus 36 nila. Huwag kayo maghanap ng literal na bus pag sinabing bus 36. Okay, so yun yung bus nila doon. And around 10 a.m, nakarating na kami ng Ancient City and then nakita na namin si Risa din doon. And then we started to explore Ancient City. So, meron tayong vlog dyan and explain ko kung saan ko nakuha yon. And then, paano yung naging process natin and paano tayo nakapag-rent ng cart. Okay? And then, doon na rin kami nag-lunch kasi yung binili naming ticket is may option naman na maglagay ka ng lunch or wala. So, mas mura if wala, pero sinama namin yung lunch kasi andun na rin naman kami. And wala siyang nearby restaurants. So, paglabas sa Ancient City, so wala talaga. So, much better we recommend na i-add nyo na lang yung lunch. Then, and by the way, may option din pa doon na i-add si Erawan. But we found out na yung Erawan pala guys is not inside the Ancient City. Kailangan mo mag-travel pa. Siguro mga 15 to 30 minute ride, Bolt ride, going to Erawan. Magkalayo sila ni Ancient City, okay? So, if ever na nagpaplano kayong i-bundle si Erawan kay Ancient City, so hindi po sila magkatabi. So, kailangan yung mag-take ng Bolt or maybe Bus 36 again para dalhin kayo doon sa Erawan Museum. Hindi sila magkatabi, okay? So, ayun, nabuti lang hindi namin sinama si Erawan. Kasi ang layo niya kay Ancient City. So, going back, 2 p.m. kami umalis kay Ancient City. And then, we reached hotel ng 3 p.m. And then, nag-rest lang kami saglit. Kasi we are heading to or planning to celebrate nga yung birthday ni Elle sa Condo ni Riza, which is... Ay, nakalimutan ko yung place. Pero hindi ko sasabihin for her privacy. And then, ayan, 5 p.m. kami mamalis ng hotel. We decided to go to Platinum Mall muna kasi nagkakulangan kami sa damit. Hindi namin alam. But me, myself, nag-computed ko siya. So, pumunta na lang kami ng Platinum Mall para maghanap kami ng mga damit saglit. And then, para masuot the next day. And around 6 p.m. kami nag-bolt na from Platinum going to Riza's place. And then around 7:15, nakarating na kami kay Riza's place. Ano daw? Pero, ayun, sobrang haba nito, guys. Ang nasa app bago namin mabook is around 15 to 20 minutes or 30 minutes maximum. But because that is also rush hour plus umulan pa, may mga bahang part.
So, feeling ko naka-affect siya sa travel time namin kaya sobrang tagal. Kaya nagtatawanan kami dun sa vlog nung pagkarating kay Riza kasi si Manong driver ayaw din ng mainit. Okay. So, ayun, pagaling namin kay Riza, so nag-dinner lang kami saglit and then kwentuhan, bumaba sa swimming pool area nila. And then nag-pool session, pool activity kami. Hindi na nag-swimming si Diane and si Ishi. Ishi kasi is tinatamad na magbasa, magtuyo ulit. Si Diane naman is merong bisita that day. Alam niyo na yun, girly thing. So ayaw naman niyang makulayan yung pool, di ba? And then around 11 PM, hanggang 11 PM kami, umuwi na kami from hotels. From Riza's place. Datay nyo, pagdating namin hotel, 45 minutes lang siya kasi nga wala nang traffic that time, wala nang masyadong sasakyan, wala na rin ulan. And then 1 AM kami nag-lights out nung day 4. So day 5. Day 5 namin, this is our Ayutthaya group tour day namin. So we left hotel ng 9:30 AM and then nagpunta kami Ratchathel ulit going to Asok, which is yung same route na pinuntahan namin nung temple run. And then from Asok, hindi na kami nagbaba ng subway nila. Lumabas na kami doon sa left side going to the meeting place, which is sa McDonald's. Nakalimutan ko yung exact place, but yeah, if you will book that. So we got it from KK Day. And siya yung may pinakamurang Ayutthaya tour that period of time. And then we were surprised kasi nung na-meet na namin yung aming tour guide. So sabi niya, I'm just gonna call our driver and we're ready to go. Sabi ko, are we the only group in this tour? Sabi niya, yes. So, naging exclusive pa siya sa amin. Kasi ang rule dun, guys, is minimum of 4 people to proceed yung magiging day tour na yan. Kasi if ever hindi siya mabuo yung 4, at least 4 minimum people, magka-cancel yung tour na nakaschedule. Okay? So, ayun. And around 11:15 AM, umalis na kami na dyan na si Kuyang driver na pick up na kami dun sa meeting place. And then around 12 PM, 12 noon, makarating ka na kami ng Ayutthaya province. And ang unang stop is Bangpain Royal Palace. Wala tayong naging vlog dyan kasi it's not allowed to take videos on any forms, mobile phones, professional camera, any forms of cameras. May mga nakalagay dun, though hindi napansin ng mga kasamahan ko, pero ako nag-i-observe na ako kasi alam mo naman yan, doon tayo sa safe side. And sa entrance pa lang, may nakita na akong mga sign na may camera, tapos ganun. Ang may check lang is yung photo. Kaya photo lang yung na-share ko sa inyo. And then may mga sundalo sa loob. And habang nag-picture kami, tinitingnan nila yung phones namin na sobrang higpit doon sa loob. Kasi this is one of the Royal Palace. Parang summer place ng Royal family ni Bangkok. So ayan, that's just a quick ano lang, quick tour inside. So we left na rin ng Royal Palace ng around 1 PM. And then dinala na lang nila kami sa Rakna Wine and Restaurant. So we had a vlog din dyan. Very provincey yung vibe. Medyo hindi naman siya newbie sa atin kasi may ganong location din dito sa Philippines. But yeah, great experience na rin. So that's around 2 PM. And then 3 PM, nakarating na kami ng first temple na part sa tour, which is Wat Mahathat. And afternoon 3:45, lumipat lang kami ng kabilang temple. And that's Wat Phrasri Sanpet. So by the way guys, I recommend na book kayo ng tour pag pupuntahan nyo tong Ayutthaya kasi para ma-share din sa inyo yung backstory kung bakit naging ganun yung itsura ng mga places kasi medyo sad story siya guys and buti masipag magkwento sa amin si P. Sonia. Shout out to you P. Sonia. Kahit di mo ito pinapanood. But yeah, ang ano niya, ang effort niya mag-explain, English niya is good. Hindi siya mahirap intindihin. And then si Kuya Mark, aming driver, they really took care of us nung travel namin na yun or tour doon sa Ayutthaya. And then after nun, umalis na kami ng Ayutthaya ng around 4:15. So, then around 5:30, nakarating kami ng Central Rama 9 Mall. So, dito nila kami binaba. And dito talaga yung drop-off noong tour nila, which is the Jod Fairs. Okay? And then, after namin doon, nag-explore lang kami ng Jod Fairs. And then, umulan din that night. And then, wala kaming mga
appetite magkakain that night. Di namin alam, maybe because kasi kaka-lunch pa lang namin and ang bilis sa mga pangyayari sa Ayutthaya and nakasakay kami sa van kaya hindi kami siguro natunawan pa nung nakarating ng Judd's Fairs. Judd's Fairs, kaya medyo wala kaming sa wisyo kumain and then umulan din so umuwi na lang kami. And then around 8 PM nakabalik na kami ng Ratchathewi BTS station and then back to our hotel. And then 11 PM, lights out. Sorry, medyo mahaba-haba na pala tong vlog natin. Bilisan ko na lang yung day 6 at day 7. So for day 6, breakfast at our hotel, 8 AM. So dito wala kami masyado naging itinerary. Si El at si Diane lumabas. So ako nag-pool area ng 9:45 AM. Tapos 1:30 PM, nag-lunch kami sa Jacoy restaurant. Then 4 PM, we left our hotel via Ratchathewi BTS station to Mochit around 4:20. And then nakarating na kami ng Chatuchak Weekend Market. And then we just explored the area. Around 6:45, we left Chatuchak. And then back to our hotel ng 7 PM. And then ginawa namin yung haul. Pinagsilipa ko sila doon lahat para ma-share mga pinamili nila. And 9 PM, nag-dinner ulit kami sa Jacoy restaurant. And then back to our hotel ng 10 PM. And 11:30 PM, lights out. And for our last day, day 7, so wala naman ito masyadong activities kasi this is departure day. So nag-breakfast lang kami ng 7 AM, then check out 8 AM, umalis na kami ng hotel via the private car na in-offer ng aming hotel, that's 600 baht ata. And then around 8:30 nakarating kami ng DMK International Airport or Don Mueang International Airport. And then 9:45 natapos namin yung check-in immigration security check. And then 12 noon, nakaboard na kami ng plane. And then 12:30, nag-take off yung plane. And around 4 PM, we arrived back na here sa Manila na IA Terminal 3. And that's it guys. So that's our itinerary, 7-day itinerary na naging Bangkok, Thailand natin. So it's up to you guys if you want to follow the same format. But if you can use it as guide, so just feel free. You have my permission, screenshot nyo lang yan. And then i-modify nyo na lang, okay? And then ngayon, pupunta naman tayo sa exciting part which is yung budget natin or naging expenses ko alone so dito sa naging Bangkok trip natin. Okay, so dito guys makikita nyo yung pre-departure expenses and then the daily expenses plus the summarized version. Okay, so let's start. So for our pre-departure expenses guys, so ito siya. Makikita nyo siya sa screen nyo. So, Manila to Bangkok, 5,220.36 namin nabili. Bangkok to Manila, 5,334.56. So, na-explain na sa inyo kung bakit magkahiwalay. Palagi namin binibili kasi nga, we are just budgetarian travelers. Wala kaming ganong kalaking budget. And, lagi namin inuuna yung bilhin yung papuntang ticket bago yung pabalik na ticket. And, ayun. And then, our hotel, Bangkok City Hotel, it cost 6,219 each. So, since tatlo kami dun sa room na yon, tag-6,2 kami, kasi 18,000 plus yung rate ng room namin. Si Ishi may sariling room siya. So, nag-purchase kami ng extra, which is yung baggage. Dalawang 20 kilos papunta, dalawang 20 kilos pabalik. So, yung papunta is 605 each kaming apat. And yung pabalik is 715 pesos each. So, that's another tip for you guys if you will be traveling with your friends. Mag-share na lang kayo sa check-in baggage na lagay na pasalubong if ever gusto niyo makatipid. Kasi if hindi, around 2,000 plus to eh. Yung isang papunta na 20 kilos, 2,000 plus yung pabalik. So, it's really up to you guys. Okay? And then, Sea Life Bangkok. Ito na yung cloak activity natin. So, that's 1,653 each. And then, Ancient City, 850 pesos lang namin nakuha with buffet na yan ha. And then, Detox SIM card, 810 ko siya nakuha. So, binili ko siya for them. Yun lang muna yung kaya kong ma-libre sa kanila as part of my sahod dito sa YouTube since naging part naman sila ng mga vlogs natin. So, ito lang muna yung kaya kong sagutin. Malay yung next time, plane ticket na yung kaya kong sagutin. Joke lang. And then next is Ayutthaya Day Tour which is 1,477 via KK Day. Okay? So, total, that's 22,883.92. That's the pre-departure natin, guys. Okay? So, ayan. Andyan siya, guys. I-pause na lang for your reference. So, ang airfare natin is 10,554.92. Hotel is 6,219. Baggage allowance combined, 1,320.
Cloak Activities, which is 3 activities, 3,313. And the KKD Activity, 1,477. So that's 22,883.92. Okay, so again, this is pre-departure. Hindi namin to one-time biglaan na bayad lahat. So, mga 6 months ahead ata to, 7 months ahead naming binuo itong pre-departure na ito. And then for our daily expenses, so every time na may daily expenses tayo guys, if you're new to my channel, lagi akong may day zero. Day zero is yung expenses ko sa airport, pagdating ko ng airport bago umalis ng Pilipinas. So kasama yan, kaya naka-Philippine money pa yan. So included na dyan ang travel tax, hindi yan mawawala. 1620 travel tax is mandatory if you're traveling outside the Philippines. And then ang exclusion lang is yung mga, or exempted is yung mga OFW yata, I'm not quite sure, but yeah, but if you are traveling as a tourist outside the Philippines, 1620 is required. And then grab namin ni Alice 158 papuntang airport from our apartment, so naghati kami, so 158 each kami. And then from hotel, dun sa airport nagkain kami ng dinner or breakfast na pala, tapaking meal, that's 310. And then I purchased C2 drink, yung sa C2 sa airplane na kasi nauhaw ako, so 60 pesos, so total of 2,148 pesos. So that's 1,620 for the tax, transportation 158, for food and drinks 370 pesos. Okay, so for our day one, sorry nagmamadali na ako kasi umaabot talaga ng 40 minutes itong vlog na to and ayaw ko kayong maumay. And ayan, going back day one natin. So by the way guys, nakabat itong mga ito, but i-convert nyo sa ng 1.75 kasi yun yung rate na nakuha ko nung nag-withdraw ako sa airport. 1.75 ako yung may pinakamahal na rate sa aming lahat, na gumamit ako ng BPI card. So going back, so day 1 natin, so noodle with crispy pork and water, ito yung kinain namin sa airport, 343 baht. And then yung pamasahin namin from airport to Phayatay, which is 45 baht each. And then from Phayatay to Ratchathel with BTS, ito yung na-transfer kami, 17 baht. And then yung tuk-tuk ride namin, 5, so tagpo 44 baht kami doon. And then yung street foods na kinain ko sa Platinum Mall, 160 baht yon. And then mango sticky rice, 100 baht. And then longan juice, 69 baht. And then nakapabili ako ng elephant polo sa Pratunam Market, that's 200 baht. And then bolt from Pratunam Market to hotel, 13 baht each. And then 7-Eleven snacks, 162 baht. So for our daily expenses ng day 1, that's 1,153 baht. So 119 baht for transportation, 834 for food and drinks, and then others is 200 baht. So next, for our day 2, okay, this is just my daily expenses alone, okay? Pero next assignment ko, pag mag-travel ulit kami, paglilistahin ko sila ng kanilang mga gastos para ma-share kung sino yung may magastos sa aming lahat. And for day 2, Ratchathewi to Asok BTS Station, 40 baht. From Sukhumvit MRT to Sanamchai, 36 baht. Watpo entrance, 300 baht. Dati 200 lang siya. And then lunch at Jay's Restaurant, 260 baht yung meal na na-order ko. From Tatian to Wat Arun, 5 baht. Wat Arun entrance fee is 200 baht. Sabi nila 100 baht lang daw yun before. But that's okay, due to inflation, affected talaga lahat. And Wat Arun to Tatian Pier, pabalik, which is 5 baht. And then nung nasa East Side Story Deck kami, umorder kami, so that's 250 baht kami each. And then from Sanamchai to Sukhumvit MRT again, pabalik, 36 baht. And then from Asok to BTS Station, Asok to Siam BTS Station, 32 baht. And then bolt from Central World Mall to Hotel, 18 baht each kami. And then 7-Eleven snacks, 73 baht. So in total of 1,255 baht for our day 2. So that's 172 for the transportation, 583 for food and drinks, and 500 baht for others. And for our day 3 guys, so bolt from Hotel to Siam Paragon, 18 baht. KFC meal, 199 baht. Rabbit card top up, nagload ako ng 200 baht. And again, merong discrepancy dyan guys sa mga sa
pagloload ko na yan kasi may nakapag-message sa akin, baka daw sinasama ko pa siya. So again, yung magiging expenses naman dito na madidiscuss ko, hindi naman ito yung sinasabi ko na exact amount na magagastos or dapat yung i-prepare. So hindi ko na siya inaalis, hindi ko na binago for transparency na rin kasi naging part siya ng gastos namin. And again, kine-clear ko naman at the end of the vlog na this is not the exact figure na kailangan magastos mo rin. It's just a guide. Okay? So, ayun lang. And then, after naman ko mag-load, Siam to St. Louis, PTS Station, 32 baht. Arabica, Cafe Americano, umorder ako, 145 baht. And then, Empire Tower to Icon Siam, Bolt Ride, that's 25 baht each kami. And then, nakapabili kami ng Mango Jelly Candy Set, which is yung buy 5 plus 1 kami ni L for 600 baht. So, tag 300 kami doon. And then, yung from Charoen Nakhon to Kurungton Bori, is 16 baht. From Krungton Bore to Siam, BTS, 39 baht. And then, napa-order ako ng Pad Thai, 180 baht. And then, Bolt from Platinum Mall to Hotel is 18 baht. So, total of 1,154 baht ang ating day 3. So, 330 baht for transportation, 524 baht for food and drinks, and then 300 baht for others. Okay, so for our day 4, guys, so Ratchathewi to Queja, 62 baht, and then from Queja to Ancient City via bus, 36, it's 20 baht, and then golf cart rental namin is 220 baht yung inabot, and then grab from Ancient City to hotel is 100 baht each kami, and hotel to Platinum Mall, sorry, hindi, tama, 100 baht, kasi malayo yun eh. 400 plus pala yung sa grab namin nun. And then, from hotel to Platinum Mall via Tuk Tuk Ride, 25 baht. And then, napabili ako ng shirt and shorts set sa Platinum Mall, that's 500 baht. And then, a shirt, which is 250. And then, Bolt from Platinum Mall to Riza's Place, 68 baht. And then, bumili ako ng cake ni Elle. So, part na rin yan ng parang share ko sa kanila sa pagsama sa ating vlog. So, alam niyo na, if napapasama kayo sa mga vlogs natin, if maisipan ko, so, bibiglain ko na lang kayo. So, ayun. And then, from Bolt from Riza's Place to Hotel is 45 baht. So, for our day 4, guys, nagastos ko is 1,790 baht. And that's 320 baht for transportation, 500 baht for food and drinks, and then 170 baht for others. And for our day 5 naman, so Ratchathewi to Asok BTS Station, 35 baht. Elephant Pants, 100 baht. Bangpain Entrance, 100 baht. Mango Smoothie, Mango Smoothie, 55 baht. Lunch at Rakna Wine and Restaurant, yung total bill namin is, total hatian is 267 baht. And then, Wat Mahathat Entrance, 50 baht. Wat Prasiri Sanpet Entrance, 50 baht. Tour guide and driver tip, tagwa 100 baht kami. And then, another Pad Thai, 80 baht. So, fresh mixed fruit smoothie, 80 baht. And then, from Praram 9 to Sukhumvit MRT, going to Sukhumvit, 19 baht. And then, nagload ulit ako ng rabbit card, 100 baht. And then from Asok to Ratchathewi, 35 baht. And then 7-Eleven snacks, 60 baht. So for our day 5, I spent 1,131 baht. And then that's 189 for the transportation, 542 baht for food and drinks. And for others, 400 baht. Okay, almost done. So again, i-convert nyo lang siya as 1.75, okay? Para makita nyo kung magkano sa peso if excited na kayo malaman. But i-discuss natin yan at the end of the vlog. And for our day 6, guys, so that's stir-fried seafood, holy basil, 90 baht. Egg pad thai, 50 baht. Water, 15 baht. Ratchathewi to Mochit BTS, 43 baht. Inhaler and more products, 1,250 yung nagastos ko sa buong pasalubong ko. Keychains and magnets, 180 baht. Juice and soda, 50 baht. Ointment, additional ointment, 75 baht. And then Mochi Ratchathewi BTS, 43 baht. And then stir-fried garlic pork as my dinner, 100 baht. Thai milk tea, 55 baht.
7-Eleven snacks, 95 baht. And car rental to DMK kasi the next day is uwi na kami, 150 baht each. So, that's total of 2,196 baht. So, 86 baht is for the transportation, 455 baht for food and drinks, and 1,655 baht for others. Alright, so last day 7. And my day 7.1 tayo kasi may nagastos rin tayo pagdating naman sa Manila International Airport. So, for day 7 natin, digital scale at hotel, ito yung kilohan ng maleta. So, 10 baht. And then, driver tip, 20 baht. And then, that's 30 baht lang yung nagastos natin bago makaalis ng Bangkok. And then, pagdating natin ng Manila, so, napa-order ako ng pagkain habang nasa plane, 360 pesos yung binayad ko. So, peso in peso yung naging transaction ko. And then, wala po silang card payment. I believe wala. I believe Pacific meron. But AirAsia ata parang wala. Lagi silang cash basis. I'm not quite sure. Correct me if I'm wrong or just comment down below, guys. And then, KFC meal pag labas namin sa arrivals. So, 300 pesos. And then Grab pa uwi is 173 baht kami ni El. And total of 833 pesos. So 173 for transportation, 660 pesos for the food and drinks. Alright, so ayan guys. So na-discuss ko na or napakita ko na sa inyo yung naging maline items natin ng daily expenses. That is again my daily expenses alone. So next travel, papagawan ko sila ng kanilang list para ma-share namin sa inyo kung sinong may pinakamagasto sa aming mga nag-travel. So ngayon, let's proceed now sa summary ng ating daily expenses from pre-departure day 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 7.1. So ngayon, naka-flash na sa screen nyo guys yung summary natin ng mga diniscuss ko kanina. So, for pre-departure natin, that's cost us 22,883.92. Day 0 natin is 2,148. So, pag kinumbine yan, since sila yung naka-Philippine money, that's 25,031.92. And then, for day 1 to day 7, ayan na. Day 1 natin 1153, day 2 1255, day 3 1154, day 4 1790, day 5 1131, day 6 2196, day 7 30 baht. So total of 8709 baht. So andyan na lang, nilagay ko na yung katabi. Alam ko 1.75 yung ginamit ko dito. So sa day 1 natin that's 1160 pesos 0.10. Day 2 natin is 2,133.50. Day 3 is 1,961.80. Day 4 is 3,043. Day 5 is 1,922.70. Day 6 is 3,733.20. And day 7 is 51 pesos. So total of 14,805.30. So andyan na rin yung converted amount ng transportation, food and drinks, and others. Andyan, post nila lang siya guys. And then for our day 7, so 366 pesos. Okay, so that's it. So that's the summary. So let's summarize it pa. Okay, let's summarize it pa. So ayan, ito na siya guys. So ang total lang Bangkok travel natin is 40,203.22. So if matatandaan nyo guys, yung naging Singapore natin, medyo kadikit siya ng ating Singapore travel noong 2022, which is ang nagastos ko doon is 47,193, but that is only for 5 days. Okay? And for the Bangkok natin is this is total of 7 days, 'di ba? So medyo budgetarian pa rin siya, guys. Okay? But yeah, it's really up to you guys. Depende pa rin yan sa makukuha nyo na ticket and then hotel. But yeah, yung hotel na nakuha namin is really recommended kasi may hotel breakfast na kasama and laking tipid din nun. Imagine, kung wala kaming breakfast, so dadagdag siya sa magiging gastos natin, right? So, but yeah, by the way, nakalabot ko discuss. So, for if ihiwalay natin yung pre-departure saka 7 days, so for pre-departure is 22,883.92, and then for 7 days budget natin is 17,319.30. So if ever na you are just planning to go to Bangkok for
walang activities, okay, like Bangkok lang talaga yung gusto mong puntahan, and then yung magiging daily gastos mo. So kaya nilagay ko dyan, hiniwalay ko siya sa pre-departure sa 7 days kasi based here sa naging travel natin, kaya mong pumunta ng Bangkok in 7 days na meron ka lang 20,000 pesos na budget for 7 days stay. Again, that is walang ka-activities. Okay? Like, kung meron man yung mga entrance-entrance lang, walang masyadong mahal, and then explore mo lang si Bangkok for 7 days, so kaya siya ng 20,000 pocket money. Okay? Again, excluded pa dyan yung gastos mo ng hotel and then airfare. So, if ever i-add natin siya, so mga around 25 to 30,000 all in all, if included yung magagastos mo sa hotel and airfare mo. Okay? But if you wanted to know kung magkano magagastos mo daily kay Bangkok ng 7 days, based on my calculation and my list of things, if medyo same tayo ng gagastusan, pero if mas magastos ka, so medyo mas mataas yan dito. Pero if you are matipid like me, ayan, 17,000, around 20,000 pocket money is enough for the trip. So that's it, guys. So ayun na ang ating final and last and final content na i-upload natin sa ating Bangkok playlist. Kasi kompleto na silang lahat. Ang hinihintay na lang talaga is itong travel itinerary and budget sharing vlog. So I do hope, guys, na na-enjoy nyo ang ating Bangkok vlog. Itong nakaraang June 16 to June 22. And abangan nyo kung saan tayo pupunta susunod. Tapos may kasama ba ako mag-travel? Or ito na ba yung magiging solo travel na hinihintay ko na isa sa mga bucket list? So, magbibigay ako ng clue sa page ko. So, don't forget, guys, to go to my pages or follow me on my social media platforms. So, ayan siya, if i-flash ko sa screen nyo. And yeah, if ever, guys, you have questions, nag-respond naman ako sa comment section yung mga queries nyo about sa naging recent Bangkok travel natin. And thank you so much, guys, sa mga new subscribers kasi nag-grow na yung subscriber, yung following ko sa channel. Kasi nag-start ako ng parang 2,400 bago mag-Bangkok. And then, as of the moment, we are now 2,652 to be exact. So, thank you guys sa pag-appreciate ng aking mga travel contents. And yeah, abangan nyo pang susunod nating country. So again, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs or anything about travel that I can share. So see you sa next destination, guys! Bye!